Ebanghelyo ni San Mateo. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng Diablo. At nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya ay sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo, at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Kapernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Sabulon at Neftali. Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng Propeta Isayas na nagsasabi, "Ang lupa ni Sabulon at ang lupa ni Neftali, sa gawing dagat, sa daku paroon ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw." Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuman ng kanilang mga lambat, at sila'y kaniyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman
at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis, at Jerusalem, at Judea, at mula sa dakong Ibayo ng Jordan.